Shoutout muna sa mga subscribers. Kelly Morrow, Jose 0000 Crafter Car, Mr. Alex Du 974, Hiraya Pampam, Game World, Anonymo Anonymo, Riyaz Chich, Super Gash Bell 2, Alex John, Marlon Abuyo TV, Barbero Mick, KN Grow. I also want to thank Owen Smith Carretera from Reddit Forum for giving me his permission to share his story in my channel using Tagalog dialect. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay naranasan ko dito sa West Sussex, England. Nitong April this year lang siya nangyari. Kasama kong aking fiancé papunta sa restaurant ng aking kakilala. Dito kami kumain. Pagkatapos namin kumain ay umalis na kami ng pub. Dahil hindi pa naman masyadong madilim, naisip namin ng fiancé ko na mamasyal kami sa gubat na 5 minuto lang ang layo mula sa kinainan namin. Noong nagpunta naman kami sa forest, natigilan yung fiancé ko. Mukha siyang takot na takot at maputla. Ako naman ay ayos lang. Since hindi na nga maganda ang mood ng fiancé ko, sinuggest ko na umalis na lang kami ng gubat since magdidilim na. Diretso lang yung daan so madali kami makakaalis ng kakahuyan. Takot na takot pa rin ang kasama ko at sinasabi niya hindi niya gusto dun sa gubat. Lagi pati siyang patingin-tingin sa paligid. Kinabahan na rin ako dahil hindi siya yung tipong madaling tamaan ng nerbiyos. Habang naglalakad kami paalis ng gubat, tumingin ako sa kanan. May nakita akong silhouette ng isang adult na nakatayo sa gilid ng daanan. Wala siyang damit, walang facial features. Wala kahit anong features na masasabi na siya ay tao. Di ako nag-hallucinate. Talagang nakita ko ang kinatatakutan ng fiancé ko. Nakaramdam ako ng matinding takot. Nanlamig ang aking pakiramdam at bumilis ang tibok ng aking puso sa nerbiyos. Nanginginig na rin ako sa takot. Habang kami naglalakad ay naging paranoid na rin ako. Lagi na rin ako tumitingin sa likuran para tingnan kung sinusundan kami ng nilalang na yon. Malapit na kami sa sasakyan at umiiyak na ang aking kasama. Pagkapasok namin ng kotse, biglang nagdilim sa labas. As in pitch dark talaga. Binuksan ko ang makina ng aking kotse at sinabi ng fiancé ko na wag mo muna namin pag-usapan yung nangyari hanggat hindi kami umaalis sa area na yon. Nung medyo nakakalayo na kami, tinanong ko na siya kung ano bang nakita niya. Sabi niya ay may nakita daw siyang silhouette. Para siyang Slenderman. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Nung nakarating na kami sa bahay nila, nagpark muna kami sa labas. Habang pinapalipas namin ang aming takot, tumingin ako sa windscreen mirror at may nakita kong lilalang na dahang-dahang naglalakad papunta sa sasakyan. Ang sabi ko, parang may tao sa... Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, ay bigla nang nawala ang Slenderman. Tumingin ako sa wing mirror para tingnan kung saan na nagpunta yung nilalang pero wala eh. Wala rin kaming nakita sa tabi ng sasakyan. Lumabas ako tumingin sa baligid pero walang ibang tao kundi kami lang. Grabe yung takot ko. Noon lang ako nakaramdam ng sobrang kaba sa buong buhay ko. Tapos nakita ulit ang fiancé ko yung silhouette. Kaya dali-dali kaming pumasok na nasasakyan at umalis. Bago kami umalis, may nakita pa kaming matandang babae na lumabas ng bahay. Hawak-hawak ang kanyang dibdib, nagsisigaw habang nakatingin sa langit.